Araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, March 25, 2023. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 7, verses 10 to 14, and chapter 8, verse 10. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa atin pong lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o tinatawag na Annunciation of the Lord. So saan ngayon po ay ginugunita natin at kung sa kalendaryo po, no, ngayong March 25 ang pagsasabi ng anghel, no, ia-announce na ng anghel kay Maria na siya ay maglilihi, no, sa, at ito ang magiging katuparan na binabanggit po dito sa unang pagbasa natin ng pangako ng Diyos ng kaligtasan, at sa pamamagitan ng isang dalaga siya ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at ito ang magiging Emmanuel, at ang ibig sabihin suma sa atin ng Diyos. So kung bibilang po tayo ngayong March 25, eksakto po sa ikasyam na buwan, December 25. Yun po yung kapanganakan, di ba? Sa pagbubuntis at paglilihi, siyam na buwan na aalagaan ng ina, no, ng isang babae, ang sanggol na mabubuhay sa kanyang sinapupunan. At ito po ang magiging simula, no, ng katuparan ng pangako ng Diyos, no, sa pamamagitan ni Maria, na siya naman na talagang umako. Bagamat pinili ng Diyos si Maria, pero kinailangan pa rin ng consent, no, yung pagsang-ayon ni Maria na siya ay maging ina at magdalang tao sa anak ng Diyos, na anak ng kataas-taasan. Bagamat hindi magiging madali para kay Maria ang responsibilidad at misyon na kanyang yayakapin, pero buong pagtitiwala niya itong tinanggap. No, talagang ito yung isang magandang halimbawa, no, na kailangan nating pamarisan. No? Si Maria, bagamat naguguluhan, si Maria na bagamat may sarili ng plano, pero mas tinanggap niya at mas pinaniwalaan, o sabihin na natin mas nanalig sa plano ng Diyos. At hindi lang para sa sarili ang kanyang inisip, kundi para sa lahat, dahil nga siyempre kaligtasan ng buong sanlibutan. Tingnan din natin, no, nung Lunes, ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng ni San Jose bilang esposo ni Maria, no? At ngayon, Sabado, ay parabang binabalikan natin yung kwento, na yung dahilan kung, di ba, kasi sabi nung nakalipas na Lunes, di ba, sabi binalak na ni Jose na iwalayan si Maria dahil natuklasan niya na nabuntis. So ngayon, yung parabang confirmation na nanatiling tapat naman si Maria kay Jose, at hindi niya niloko si Jose, kundi ang kanyang paglilihi, ang kanyang pagbubuntis ay dahil sa Espiritu Santo, dahil sa plano ng Diyos. Talagang napakahiwaga po, no, ng pag-ibig
ng Diyos sa tao, at maging ang tao po ay talagang mas nagiging mas challenging, no, ang pagmamahalan kapag may mga ganitong mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Nawa, lalo tigit sa mga mag-asawa, manalig lang po sa Diyos at ang inyo pong pagiging magulang ay makakaya dahil para sa Diyos naman ito. Muli, sa mapagpalang araw sa inyo.